masama ito. Hindi magandang pangitain. Ang mukha ng Diablo nakaharap kay Mechie. Bueno, pero bakit hindi nila hayaang mabuhay ng tahimik si Mechie? Ay, Panginoon ko, bakit? Mag-aeroplano ka, di ba? Pwede ba ako mag-drive hanggang doon? Oo, pwede, pero mahihirapan ka. Malayo. Mas madali kung mag-aeroplano ka. Natatakot kasi akong sumakay sa aeroplano. Baka tumalo ng puso ko. Hindi ko kakayanin. Baka himatayin ako. Pero sige, susubukan ko. Sana mag-enjoy kayo. Ah, syempre, mahal ko. Mas masaya kapag nandun ka. Kasama mo naman ang kapatid mo at marami kayo. Ay, oo nga. At mukhang may malaking kasiyahan. Oo, sigurado yun. Pero hindi ako makikisali sa kanila. Ganun din si Rosario dahil nagluluksa pa kami, mahal ko. Oo, hindi nga tama yun. Doon na lang kami sa hotel. Kung ganun, mas kampante ako. Palagi kitang maiisip habang nandun ako, mahal ko. Mamimiss din kita, Maria Mercedes. Sinungaling ka. Sabi mo mahal mo ko, ngunit ngayon wala ka na sa piling ko. Ay, Filohondia. Ano nangyari? Masakit ba ang tiyan mo? Ano? Hindi. Labis lang ang pag-aalala ko. Si Chicho umalis para kausapin si Mechie. At pupuntahan daw niya kung saan sila nakatira ni Manuel para makita siya. Ah, dagdag problema na naman ito kay Maria Mercedes. Naku po. Ay, oo. Pero para saan naman? Alam mo ba itong si Chicho, pumasok na lang bigla sa isip niya na ngayong patay na si Manuel, eh pwede na sila ni Mechie. Ay, nako, Chonita. Hindi na pwede yon. Kasal na si Mechie at mahal niya ang asawa niya. Ay, si Chicho wala siyang pakialam. At sigurado akong bibigyan niya ng malaking problema si Maria Mercedes. Teka, Chonita. Ano yon? Yung anak mo mahilig gumawa ng gulo. Ngayong kilala na niya ang ama niya. Bakit hindi ka humingi ng tulong kay Alchemiro na pag-aralin siya? Hindi naman kalabisan yon. Alam mo, nag-aalala ko dahil kanina lang, naisipan kong basahin kung ano ang magiging kapalaran ni Maria Mercedes. At masamang pangitain ang nakita ko sa baraha. Ay, sana naman hindi yun dahil sa anak ko, no? Hindi ko lang alam. Ang totoo, sasama siya sa isang biyahe. Ito ang magbibigay sa kanya ng malaking problema. Ano namang klaseng problema? Hindi ko alam, Chonita. Nakita ko rin ang bahay kung saan sila nakatira ng asawa niya. Oo. Nakakita ako ng lalaki at babae na gagawa ng masama sa kanya. Ay, pero anong klaseng masama? Ay, Chonita. Sabihin mo sa akin. Hindi ko alam. Nakakita rin ako ng bahay. Isang malaking bahay. Kulay puti ang dingding. Maraming lalaki at babae, parang nakadamit pang doktor at... isang ospital. Bueno, parang ganun na nga. Ha? Kulungan ng mga baliw. Ay, Diyos mio! Kulungan ng mga baliw? Eh, pero bakit? Yun ang hindi ko nakita kung bakit mapupunta si Maria Mercedes sa kulungan ng mga baliw. Imposible ito. Hindi pwede, Jorge Luis. Hindi mo siya pwedeng payagang mag-isa. Pero mama... Baka may mangyari sa kanya at sabihing pinababayaan natin siya. Kung magsalita kayo, parang mahal niyo siya. Ay, nako. Hindi, wala talaga. Wala akong kaamor-amor sa babaeng yon. Pero ayoko rin naman na may mangyaring masama sa kanya. Pinayagan ko siya na sumama sa biyahe na yon. Sa beach yon at hindi siya mapapano ron. Yun din ang iniisip ko. Pero ikaw, kailangan samahan mo siya. Anong ginagawa mo rito? Ay, ano pa ba? Eh, di para sabihin sa'yong pinayagan ako ng asawa ko na samahan ka sa biyahe. Ano masasabi mo? Sasama ba ako sa kanya? Dahil buntis siya, Jorge Luis. Responsable tayo. Ibig sabihin, responsable ka sa kung anong mangyari sa kanya. At humanap ka ng paraan para sabihan ng pamilya nila na meron siyang sakit. Nang sa ganun, malaman din nilang lahat ang kalagayan niya. Yung kapatid niyang babae, kailangan niya yung alagaan. Yung asawa mo, wala naman siya sa tamang kondisyon. Oras na para iba naman sa pamilya niyang umako ng responsibilidad. Iba? Hindi pwede yun dahil nakakulong pa ang kapatid niyang lalaki. Kailangan gumawa sila ng paraan para kay Maria Mercedes. Ang ibigay sa kanyang responsibilidad sa murang edad lang, yun siguro ang dahilan kaya hindi na kinaya ng kanyang mentalidad. Dahil sobrang nahihirapan na siya. Kailangan nila malaman yun. Susubukan kong ipaalam sa kapatid niya. Makinig ka sa akin, iyo. Tayo ang sisisihin nila pag nagkataon. Sige, mama. Sasamahan ko si Maria Mercedes sa biyahe. Bakit hindi mo hintayin si Sir Sebastian para ikaw na mismo magsabi sa kanya? Siguradong matutuwa siya. Hindi. Ikaw na lang magsabi. Ayokong isipin niya na interesado ako sa biyaheng to. Ang totoo, sasama ako dahil lang sa'yo. Sige, naiintindihan ko. Pero, total sasama ka. Bakit hindi ka magpasalamat sa kanya dahil sa imbitasyon niya? Halika.
Merong mga bagay na hindi mo pa naiintindihan dahil bata ka pa. Pero may mga dahilan ako para wag nang sabihin yun sa harapan niya. Pero naging mabait naman siya sa atin. Naalala mo na nagpadala siya ng magagandang bulaklak at sinabi pa niya sa akin na bibigyan niya ako ng pera kapag kailangan ko? Oo nga, pero tulad nga ng sinabi ko, meron pang mga bagay na hindi mo maiintindihan. Na ano, na in love sa'yo si Sir Sebastian? Responsibilidad mo yun, iho. At nalulungkot talaga ako para sa asawa mo. At kailangan mo siyang ipagamot kung talagang may halaga siya sa'yo. Hindi talaga ako makapaniwala ng nangyayari ito kay Maria Mercedes. Ay naku, sana nagkakamali tayo ng hinala. Si Mr. Sebastian, ay tiyak na hindi magugustuhan na sumama ako sa biyahe na yun. Pero bakit? Dahil may gusto siya kay Maria Mercedes. Kung ganun, dapat mo pala talaga siyang samahan sa biyahe. Hindi na. Malaki naman ang tiwala ko sa kanya. Oo, may tiwala ka nga sa kanya, iho. Pero kamamatay lang ng kanyang ama. Kailangan natin siyang alagaan hanggang sa bumuti na ang kalagayan niya. Naway ilayo siya ng Panginoon sa ganap na kapahamakan. Bakit mo binayagan si Jorge Luis na sumama sa biyahe, Mamalvina? Ako nagsabing samahan niya si Maria Mercedes, Fabiola. Nagsisimula na ako mag-isip na ikaw talagang balik. Pwede ba? Huwag mo na uling sasabihin yan. Narinig mo ba ako? Wag na wag! Sige, pero ano bang nasa isip mo? Paano may papaliwanag yon? Ang biyaheng yon ay sang-ayon sa mga plano ko. Bakit naman? Dahil kailangan ko ang oras na yon para ayusin ang huling bahagi ng palabas. At kapag bumalik na sila sa biyahe, ang tagumpay ay mabilis nang mapapa sa akin. Ipapasok ko sa kulungan ng mga baliw ang hampas lupang babaeng yon. Nagawa ko na ang parte ko, ang kumbinsihin si Jorge Luis na dalhin si Mercedes sa isang psychiatrist. Oo, pero meron pang kulang. Ano yun? Ang pinaka-importante ay ang order ng doktor na siguradong tatagal si Mercedes sa loob ng ospital. Ako na ang bahala dyan, dahil sisiguruhin kung magtatagal siya sa loob. Yun talaga ang gusto kong mangyari. Nang sa ganon si Jorge Luis na ang umasikaso sa lahat ng assets niya dahil siya ang asawa. At dahil wala nang iba sa pamilya nila ang pwedeng umako ng responsibilidad. Paano naman ang magiging anak nila? Kung isisilang pa. Maraming pwedeng mangyari sa kanya habang naroroon siya at ginagamot. Oo. At ang babaeng hampas lupa. Doon na mamamatay sa kulungan ng mga baliw. Hindi makakasama ang asawa ko sa biyahe. Masama ang pakiramdam niya. Ay, ganun ba, Rodolfo? Kung ganun pala, eh, dapat akong matuwa. At bakit naman? Dahil kung hindi sasama ang asawa mo, maaari mong libangin ang aking asawa. Si Mystica? Oo, libangin mo si Mystica para naman maging malaya ako. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Si Rosario ay sasamahan ng kanyang magandang kapatid at mas maraming oras ang ilalaan ko para sa kanya. Hindi ba sasama ang asawa niya? Hindi siya imbitado. Pero nanalo siya sa contest. Baka nakalimutan mong si Jorge Luis ay nagalit noon. Totoo yun, pero hindi niya siguro papayagang umalis ang mag-isang asawa niya. Pero ginawa na niya, binigyan na niya ng permiso. Sana lang ay hindi talaga siya sumama dahil talagang mauudlot ang mga plano ko. Ay, iniisip ko talaga ang biyahe na yon. Isipin mo, sasakay ng eroplano, titira sa magandang hotel dun sa beach, at magsasaya ng walang kahit isang gastos. Pero magtatrabaho ka. Hahanap ako ng paraan, hindi na yun mapapansin ni Sir Sebastian. Pero huwag kang pakasisiguro, Rosario. Bakit hindi? Sasabihin ko sa'yo pagbalik ko. Kakain ako ng masarap doon. Mamamasyal, magsasayaw sa hotel sa tabi ng dagat. Hoy, Rosario, sa tingin ko may nakakalimutan ka. Ano yun, Candy? Nagluluksa pa kayo. Ay, walang nakakaalam. Pero ikaw alam mo yun. Paano mo maaatim na magsayaw at magpakasaya kung alam mong ilang araw pa lang namamatay ang iyong ama? Ay, tinuturuan mo ba ako, Candy? Pwede naman ako magluksa kay Papa buong buhay ko eh. Pero ang pagkakataong makabiyahe ay ngayon palang mangyayari. Huwag mong isiping papayagan ka ni Mechi. Papayagan niya ako. May kasabihan na kapag tapos na ang lungkot, ligaya ang kasunod. Huwag ka lang maririnig ni Mechi. Ay, diyan ka na nga. Ang hina kasi ng utak mo. Di bali nang mahina ang utak basta't may mabuting puso. Akala ko sunod sa layaw ka lang, Rosario. Mabuti at nalaman ko na ngayon na masama rin pala ang ugali mo. Ay, Candelaria, huwag mo nga ako sermonan. Ay, kawawa naman si Mechi. Hindi niya alam ang kinalabasan ng kapatid niya. Bakit ba lagi mong inaalala ang kapatid ko? Siguro ay mas matimbang ang pagmamahal mo. Ah, siguro nga kasi. Bakit ba kasi napakatagal niyan dumating? Kung ganun, sasama ka sa biyahe? Oo, para samahan lang si Rosario.
Ang iniisip lang ni Rosario ay magpakasaya. Hindi, kasama yun sa trabaho niya. Matatanggal siya pag hindi siya sumama at hindi ko hahayaang mag-isa siya. Piniyagan ka ba ng asawa mo? Oo, kasama rin namin siya ron. Bigla niyang naisipang sumama, pero wala pang alam dito si Rosario. Sige, subukan mo magpakasaya, Mechi. Eh, sa tingin mo, paano naman ako magiging masaya kung kalilibing lang ng papa natin, hindi ba? Tanggapin mo na, Mechi. Kailangan mong tanggapin. Sapat na ang mga pagdurusa mo. At oras na siguro para naman maranasan mong lumigaya. Ay, Guillermo. Masaya akong marinig kang ganyan. Napakalaki na ng pinagbago mo. Alam mo kung bakit? Salamat sa babaeng nagpaalala sa akin kay Mama. Si Mrs. Mancilia? Oo, siya nga. Napansin mo ba? Magkapareha silang dalawa ng kamay ni Mama. Yun ang naaalala ko sa kanya. Kung may pagkakataon, tignan mo kamay ni Mrs. Mancilia at makikita mo. Pati na ang pabango niya. Ay, pero hindi ko na maalala ang itsura ng kamay ni Mama. Nasabi ko bang napaniginipan ko siya noong nasa ospital ako? Oo, nasabi mo. Sa tingin ko siya yun. Alam mo, ang totoo, nakikita ko si Mama sa kanya. Oo, siguro nga ganun. O sige, maiwan na kita rito. Hinihintay ako ni Jorge Luis. Eto, palagi kang nasa isip ko. Ingatan mo palagi ang sarili mo, ha? Salamat, Mechi. Pangako, bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Babaguhin ko ang buhay ko. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako. Pasensya na po, Sir Sebastian, kung nahuli po kami ng dating. Kumusta? Anong ginagawa mo dito? Sasamahan ko ang asawa ko sa biyahe. Ang alam ko, hindi ka impitado. Oo, alam ko naman yun. Ako ang sasagot sa gastos namin. Pero pag hindi ako sumama, hindi sasama ang asawa ko, pati na ang kapatid niya. Kahit sisantihin mo pa siya sa trabaho, kaya ikaw ang magpa siya. Alam mo, anak, natatakot na ako talaga. Bakit, Mama? Kasi kagabi narinig ko yung tawa ni Santiago. Totoo, Mama? Totoo, anak. Narinig ko ang tawa niya sa buong kabahayan natin maliban na lang dun sa dati niyang kwarto. Sinabi ko na sa iyo, Mama. Kailangan nating magpamisa sa kanya araw-araw. Oo, tama ka, anak. Kailangan nating ipagdasal ang kaluluwa ni Santiago para hindi niya tayo gambalain. Pero hindi lamang yun. Ano pa po? Matapang ako at hindi naniniwala sa mga pamahiin. Kaya naman, tiningnan ko isa-isa ang lahat ng kwarto. Pinuntahan ko, pati kwarto ng mga katulong. Sa huling kwarto, nung nilapat kong tenga ko sa pinto ng kwarto nung hampas lupa, alam mong narinig ko, anak? Ano, Mama? Kinakausap niya ang sarili niya. Baka kausap niya si Jorge hindi, Luis. Hindi. Wala dun si Jorge Luis, Digna. Parang kinakausap niya ang ama niya at kung ano-ano ang sinasabi niya. Hindi talaga siya tumitigil, basta salita lang siya ng salita. Tapos sasabihin niya, hindi ba, Papa? Pero wala naman akong naririnig na boses na sumasagot sa kanya. Ay, Panginoon ko, kawawa naman siya. Natatakot ako para kay Jorge Luis. Mahal na mahal siya ni Mechi, Mama. Yun nga ang masama. Yung mga taong may sakit sa pag-iisip nila, sinasaktan yung mga taong pinakamamahal nila. Naku po, Mama, Diyos ko po. Hindi kaya pumasok ang kaluluwa ni Santiago dun sa tindera ng tiket para gamitin siyang instrumento at makapagiganti sa atin ngayon? Napakasama naman nun, Mama. Malapit na akong maniwala na ganun nga nangyari. Misa, Mama, magpamisa tayo at magpadasal para makaligtas tayong lahat sa galit ni Santiago. Kakausapin ko si Padre Enrique. Magpamisa ka para sa ikatatahimik ng kaluluwa ni Santiago? Oo nga. Para si Santiago, tigilan na yung kawawang tintera ng tiket bago tumasiraan ang bayad. Para hindi tayo mapilitang ipasok sa ospital ng mga baliwang babaeng yon. Pero kung totoong sinabi mo, anak, na nagmumulto si Santiago dito sa loob ng ating kabayan. Ay, kahit patay ng demonyong yon, siguradong hindi niya tayo patatahimikin. Ayoko makarating ang balitang to kay Jorge Luis. Alam mong hindi niya tayo paniniwalaan. Mabuti na lang, pumunta sila sa ibang lugar. Baka hindi na sila sundan ni Santiago kung nasan sila. Sana nga, malamang nagliliwaliw na sila sa tabing dagat.
Ay, mabuti na lang pala sumama ka sa akin, mahal ko. Alam mo ba, nung umandar na tong eroplano, tapos pabilis na ng pabilis ang takbo, tapos biglang umangat ng pataas ng pataas. Sobrang natakot talaga ako. Ayoko ng ganung pakiramdam. Ayoko na. Ay, mahal ko. Sinama pa niyang asawa niya. Sa bagay, hindi problema yon. Gagawa ko ng paraan para masolo ko siya. Pero ang saya ko talaga. Maria Mercedes, pa servirle a usted de mi familia.